Yun, what's up sa inyo mga idol? Sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ba magpalit ng bearing ng Suzuki Smash. So, mapansin nyo, dito tayo sa unang part. Dito tayo magpapalit ng ating bearing. Kung matatanong nyo kung bakit ako magpapalit ng bearing. Nakakaramdam na ako ng pagwigil-wigil. Paggalaw ng manibela pag bumabiyahe ako. So ewan ko kung ako lang ba naka-experience ng ganito. Yung nagmamaneho ka sa patag na lugar tapos nakaramdam ka ng pagwigil-wigil na yung manibela. So meron yung tatlong cause. Yung una, dahil sa sobrang tagal ng unit o kagaya na itong akin, nasa 95 kilometers na siya. So gamit na yung bearing niya, nakaramdam na ako ng wiggle. Pangalawa, kung tagas yung shock nyo, isa rin yun sa mga cause kung bakit magalawang manibela pag tumatakbo. At yung pangatlo, yung pangatlo naman mga idol, yung sa part ng T-post niya. So, kung bubuksan nyo to, may makikita kayo rito na dalawang bearing sa T-post. So, yun rin yung nagiging cause kaya magalaw yung manibela. So, baka may tama na rin yun. So, yun yung nagiging cause din kung bakit nagiging magalaw yung manibela. So, sa akin naman wala namang ganung issue kaya dito ako nag-base sa pinaka bearing niya. Tapos chinek ko rin shock niya, goods pa naman kaya dito tayo magpapalit ng bearing. So yun, babaklasin muna natin 'to mga idol. So umpisa na natin baklasin 'to para ma-check natin yung bearing niya. Tapos luluwagin lang din natin itong brake. Dito pala sa gulong ng Suzuki Smash, meron siyang dalawang bearing, kabilaan yan. Ito, isa dito sa part na to at isa dito. So para makita nyo yung bearing sa part na to, ito may cup yan, tsaka rubber. So tatanggalin nyo lang yan. Kukuha lang kayo ng pinakapansikwat nya. Kaya neto flat screw. Sa pagsikwat nito dapat paikot para hindi masira yung pinaka-rubber niya. Yan. Ito yung ano niya, pinaka-rubber seal niya. So, tatanggalin muna natin yan para makita natin yung bearing. So, yung kapag diniinan niyo itong gitna, tapos inikot-ikot niyo, eh, mararamdaman niyo na parang may lubak na yung pag-ikot niya. Kabilaan yan. Ayan. So, hindi nakikita sa camera yun. Kung gusto nyo, check nyo yun sa inyo. Kung maganda pa yung ikot, walang lubak, goods pa yung bearing nyo. Pwede pa yun. Sa case ko kasi, meron na siyang unting-unti lang pero malaki yung impact niyan kapag nagmamaneho ka at tumatakbo sa patag. So, ramdam mo yung pagwigil ng manibela niyan. So, papalitan lang natin to. Unang gagawin natin, babaklasin muna natin yung bearing. Dahil wala tayong bearing puller, so magdi-DIY lang tayo. And para mabaklas ko to, magdi-DIY lang ako dahil wala akong bearing puller. So, gagamit lang ako na itong pinaka-flat screw.
So binend ko lang siya ng onte para tumama siya dun sa pinakakanto nitong bearing natin dun sa kabilang side. So ang mangyari niyan sa pagbaklas natin, ganito ang magiging itsura niyan. So bali ito yung gitna ng hub natin, tapos ito yung pinaka bearing sa kabila. So ang gagawin lang, ang gagawin ko lang diyan, papatamain ko lang siya sa side nitong bearing. Paikot yan, tapos pupukpukin ko lang siya hanggang lumabas siya sa kabila. So yun, babaklasin ko muna siya. So yun mga idol, sisimulan na natin baklasin. Tapos gagamit lang ako ng martilyo para matuktok ko ng maayos. Nabasag na yung handle niya. Pero pwede pa yun. Yun mga idol, medyo matigas siya baklasin. Ito tayo sa kabila. So yun, natanggal na natin yung una. Ito yung isang part niya. Tabi muna natin to. Tapos ito naman yung isang tatanggalin natin. Kung makikita nyo mga idol, ito yung pinaka spacer niya sa loob. So ito na rin yung gagamitin ko para tanggal itong bearing na to. Yun na sa pinaka loob niya. So yung gagamitin ko lang yung likod na part na itong pinaka ehe niya. So yun, lumabas na rin. So baka sabihin nyo, baka masira. So okay lang to, masira na kasi papalitan na natin to. Kaya okay lang gumawa tayo ng DIY na pantanggal na itong bearing. So yun, lilinisin muna natin tong part na to, yung pinagtanggalan. Yan, makikita nyo sa loob. So ang gagawin natin, lilinisin muna natin to. Punasan lang ng basahan. Tapos yung kabilang part, ganun din. Pati yung kanyang pinaka-ehe. Oh, spacer. Oh, yun. Tabi lang natin to. So pagbalik na ito mga idol, kailangan meron din pala yung grasa. Meron pa ako ditong kakaperaso. So yun, gagamitin natin para pumasok ko yung pinaka bagong bearing na ikakabit natin. Tapos yung bearing pala na gagamitin ko, ito yung brand niya. Koyo. So itong brand na to mga idol, isa to sa pinaka magandang isa to sa pinaka magandang brand pagdating sa bearing. O kaya ito ang gagamitin natin. Tapos kung matatanong nyo kung anong sukat na ito, ito yung sukat niya. 6200 cm, 6200 cm, tsaka 6300 cm. Mas malaki yung isang part. Tapos itong kabila naman yung maliit para dito sa part na to. Yung malaki dito sa side na to. Dun sa pinagkaabitan mismo ng brake sa side na to. So yun. Buksan lang natin tapos para maikabit na natin.
Ito yung isa. Magkasukat lang yan. Parehas lang ng size. Para makuha nyo yung size, screenshot nyo lang yung, o ilalagay ko na lang dito sa video yung pinakasukat nya para pakita nyo lang sa shop. Hindi, ikot nya ako kesa dito sa stock. Meron na siyang ano, pinaka parang lubak. Kapit muna natin yung support na to. Lagyan ko lang siya ng grasa para pumasok. So yun, lalagyan lang natin ng unting grasa sa bungad para dumulas siya papasok. Tapos mga idol, huwag nyo muna itatapon yung pinagpalitan nyo. Kasi ito rin yung gagamitin natin na pambalik dito sa bago. So punasan lang natin to. Yan, yung side na to, kahit baligtaran to, okay lang naman. So ilalabas ko na lang yung pinaka-brand nya dito. Yan, para kita. Yan. Pag naipasok nyo na mga idol, etong pinagpalitan natin yung gagawin nating guide o para maitulak natin itong bagong ikakabit natin. So ipapatong nyo lang yan dyan. Tapos pupukpukin natin. So huwag kayong mag-alala na masisira itong bago natin na ipapalit. Kasi ang magtatama lang naman dyan, itong pinaka-plat nila. So hindi maapektuhan yung gitna para masira yun. So yun. So yun, daan-daan lang yung pagpukpuk. Tapos sisipatin natin kung nakalapat na dito sa kabilang side. So medyo malayo pa siya, onti pa. So yung mga idol, kumuha ako ng tubo para ito yung gamitin ko. Kasi tumatama yung martilyo dito sa paligid. So baka madamage yung pinakahab natin. Kaya kumuha ako ng tubo. Kumapit na yung luma. Ito yung pinang tulak natin. Tapos check lang natin kung sumagad na siya. So yun, okay na siya. Para malaman natin kung okay na siya, ibalik lang natin yung pinaka rubber stopper, yung tinanggal kanina. So yun, pumasok na yung kabilang side naman na ikakabit natin. Ito mga idol, yung kabilang side. Ito yung mas malaki. 6300cm yung ano niya, sukat. So sa pagkabit niyan, ganun din, kunin natin yung luma.
Tapos yun, gagrasahan din natin to, yung pinakapagpapasukan niya, para madulas, madali siyang pumasok. Tapos syempre itong pinaka spacer niya, baka malimutan. So yun, lalagay muna natin yung pinaka spacer niya sa gitna. Yan. Tapos sunod natin tong bearing. Tapos yan, ilapat lang natin yan. Alalay lang sa pagbalik. Yan, pwede nyo taktokan yan sa kabilaan para antay yung pasok. Yan, kailangan maglalapat yung side na itong hub dun sa bearing para masabi natin na okay na yun. So may nakausli pang konti. So yun, kung makikita nyo dyan, idol, so yun, kung makikita nyo, okay yung ikot nya. Tapos lapat na rin siya dito sa pinaka hub nya. So yun, ang gagawin natin, ibabalik ko na lang tong gulong. Tapos iti-test drive ko para malaman ko kung meron pa rin siyang wiggle. So yun pala mga idol, bago pala natin ibalik to. So lalagyan ko rin pala ng grasa to kabilaan. Nakalimutan ko kanina. So yun, lalagyan lang muna natin. Although meron ng grasa itong pinaka nabili nating bearing, so mas maganda marami para smooth yung takbo niya. So yan. Yung kabilang part naman. O, tatanggalin lang natin itong ano, yung rubber. Tapos din paliguan nyo lang ng grasa, mas marami mas maganda. Yun, tapos balik na natin. Tapos yung isa niyang cup spacer din to. So yun, goods na yan. Balik na lang ulit. Tapos tingnan natin kung may maganda yung play. Yun. Okay naman yung ikot niya. So ikakabit ko na lang para makita na, matest drive ko rin kung okay. Yun mga idol, bago natin ibalik, total binaklas na rin natin. Isabay na rin natin yung paglilinis ng ano niya, brake tsaka itong hub. Tapos yun, salpak na lang. So yun mga idol, update lang. So yun, na-test drive na natin. Goods naman yung ano niya, takbo. Naging smooth siya.
kumpara dun sa hindi ko pa siya napapalitan ng bearing. So yun, ganun lang kadali magpalit ng bearing ng sa part ng hub natin ng Suzuki Smash. So yun, kung may kaparehas kayo na case na ganito, so sana makatulong sa inyo yung video na to. So yun, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa panonood.